magandang araw sa inyo mga samahan abroad. Nandito tayo ngayon sa EDSA, mismo sa Ortigas. Pinuntahan ko yung isa sa mga malalaking misteryo dito sa kahabaan ng EDSA. Siguro kung kayo po ay sanay nang dumaan dito, EDSA, Pasan Juan, dito sa tapat ng Robinson's Galleria at POEA. Yan ang POEA. Dito po yung papuntang Green Hills. Ito po yung malaking butas dito sa EDSA. So, nakakita, bata pa ako nakikita ako na to. Sabi ko, ba't may butas dito ang lalim? Kaya may konti po akong details regarding dyan sa butas na yan. So yan ha, medyo i-uncover natin yung regarding ba't ba may butas dyan sa bungad ng EDSA mga tao. So yun, ito at quick update lang, napadaan tayo rito. So sabi ko nga sa inyo, kung kayo lagi nang dumadaan dito banda ng EDSA, familiar kayo, ito napakalalim na butas. Kala mo ano eh, malagubat eh na lugar. So dati wala pang bako dyan, kitang-kita ko talaga yung sabi ko ang lalim naman dito at wala pang masyadong vegetation. Ngayon ang lawak na ng vegetation. So ito medyo kikwentuhan ko po kayo. Itong article na po to is galing sa Esquire. So kay Paul Jan Kanya, July 23, 2020. If you've ever spent any time traversing EDSA southbound from Quezon City to Makati, you're no doubt familiar with that giant gaping hole. So para po mas eksklusibo, i-indicate ko po yung article link down below para mas mabasa nyo po. Ayan, duma ng MRT. Saan ba to banda? Itong butas na ito. Sabi ko nga sa inyo, yan yung pa Green Hills, POEA. Ay mismong EDSA. Well, some people assume that the area is already under San Juan. It's actually in Barangay Wakwak, which means it falls under the jurisdiction of Mandaluyong. Years ago, there was a tropical hot restaurant on that land, and the only thing close to being a skyscraper in the area was nearby Securities and Exchange Commission. So mga sama, bala kasi gawin dito nung unang panahon yung pinakamataas na building dito sa EDSA. Tinatawag nilang Sky City. Sky City. So nung in the mid 1990s, a lot owner, a company called San Buena Realty and Development Corp, partnered with E. Ganzon Incorporated to EGI to develop the land. The site measures 4,109 square meters and the idea was to build a 77-story mixed-use building with an 8-story basement. So napakataas, 77 stories. It was going to have a hotel, luxury residential units and a bar right at the top. The project was to be called Sky City Tower. Yan, oh. Sky City Tower, isipin nyo kung natuloy ito, edi mayroon sa harapan natin ngayon, napakataas na building. And the developers had dreams of it being the tallest building in the country. So napakaganda pala ng plano rito. Ito yung tinatawag na Sky City Tower, projected na pinakamataas na building ng panahon na yun pag nakompleto. Yung panahon nga po natin ngayon, parang hanggang ngayon, magpasa hanggang ngayon, wala tayong iconic na building, yung matatawag na pag naisip mo yung Manila o yung Pilipinas, may isip mo kagad yung building na yun. Di katulad ng Eiffel Tower, Petronas Tower, Taipei 101, di ba? Yung mga ganon. So iconic, wala pa tayong ganon hanggang ngayon. Sana magkaroon na nga. Pero ganon pala yung concept nito. Grabe yung vegetation mga sama. Oh. Yun yan, parang Jurassic Park na eh, in Manila. Ang lalim oh. May nakikita po akong mga konting yung infrastruktura. Parang ito po yung basement parking malamang. At napakaganda sana ng konsepto. Magkakaroon siya ng hotel. Yung pinakatap parang sky bar. Diba uso naman po yun. Sky bar at may restaurant, may mall. Sayang. At tutuloy po natin yung kwento. So tuloy po natin yung kwento. In April 1997, EGI fenced the land and demolished the structures on it. It also began excavating the ground in order to start laying the foundation. Still, EGI moved past on July 10 of the same year. The company secured a certificate of locational viability from the Housing and Land Use Regulatory Board, HLURB. A month later, on August 11, the City of Mandaluyong issued an excavation and ground preparation permit. And on September 15, 1997, the HLURB further issued to a preliminary approval and locational clearance for the project. So ito na, medyo nakakuha na sila ng clearance. Ito yung parang pinaka naging hadlang regarding po to sa article. Homeowners complain. So reklamo po pala tong project na to ng mga homeowners.
While all this was going on, the Homeowners Association of Green Hills East Subdivision, the residential subdivision that lies directly west of the property, voiced opposition to the project. The Green Hills East Association Incorporated brought up numerous complaints against the planned development, that it would violate the privacy of the residents, that it would threaten their water supply, and reportedly that the building would cast a huge shadow on the homes, among other issues. So parang nireklamo siya. Mataano sila nung anino nito pag kumpleto, no? Kasi mataas eh. So huge shadow at iba't iba pang reklamo. In January 1998, the GEA first wrote the National Capital Region Office of the HLURB to formally oppose the project. It also filed a separate complaint letter to the DPWH. So yan na, nagkaroon na po ng mga complaint. So yun ang umpisa ng nakalagay dito. This was the beginning of a lengthy legal battle between GEA and EGI that essentially stalled the project. So yun pala yung dahilan. Kaya natigil po itong proyektong to kasi nagkaroon na ng mga dispute. Marami mga reklamo na mga kasaba. The GEA filed a petition for review which was denied, and a motion for reconsideration which again was also denied. On November 2001, the GEA took its case to the Office of the President, which after years of back and forth denied the appeal on a technicality. After a motion for reconsideration that was also denied, the GEA filed a motion for review of the office orders with the Court of Appeals. The CA denied this petition as well as other motion for reconsideration. Final resource was the Supreme Court on January 10, 2010. So ito na yung pinaka-recent, 2010, 10 years ago na, maasama. The Supreme Court rendered its verdict affirming the decision of the Court of Appeals because the issues raised were factual. The court said in its decision that it will defer to the expertise of the HLURB. So 2 months later, on March 10, 2010, the Supreme Court upheld its decision and ruled with finality. The Sky City project can legally push through. So noong 2010, may go signal na pala to eh, na ipush na yung proyekto. The proponent, Eganson Incorporated, hopes that its oppositors would now cooperate to realize the project which had unduly been delayed to the prejudice of its developer, the livelihood of those it stands to benefit during the interim, and the Filipino people in general who had been deprived of doing business in an environmentally friendly building because of their opposition. So, nakalagay rito mga masama yung mga matatapos na itong artikulo. What will happen next? 12 years since EGI started to work on Sky City, it finally won its case against GEA. But what happened? Why didn't EGI go full steam ahead on construction now that there weren't any legal impediments? So nanalo na nga sila sa kaso, may go signal na. Ano pang parang pati hindi na naman natuloy. Ano na naman yung naging hadlang mga kasama? It seems as the problem as in many other cases lies in the funding. By 2005, the company had reportedly already lost 500 million over the 10-year delay of the project. 500 million na 10-year delay yung nawala, naubos regarding sa legal battle. A Business World story from 2005 said the proponents of the project hope, quote unquote, to be able to go reactivate funding sources for the project originally set to build by a supplier's credit and the Bank of China. Naghahanap na naman sila ng magpopondo. Ayun, tama. Popondo dito sa proyektong itong mga asama. Naubos, nakaubos kalahating billion or 500 million peso nung 10-year legal battle nila. EGI also announced back then that it was considering offering up shares to the public by an initial public offering at the Philippine Stock Exchange in order to raise funds for the project. But that IPO never happened. So yun nga, nagre-raise na sila ng funds eh. Preliminary projections had the building costing about 5 billion pesos. Wow! But with spiraling cost of construction and presumably the extended delays estimate balloon to 7 billion pesos. Did the company simply run out of money? We can't say for sure. So magpasa hanggang ngayon mga asama, regarding sa article, no new updates have been posted about Sky City Tower for years. But yes, that big hole in Ortigas is still there. Pinain na yung mga kwento regarding dito sa Sky City Tower. Sayang di natuloy. So nagkaroon ng lengthy battle. Nanalo yung developer sa kaso. Problema, naubusan na sila ng pondo. At magpasa hanggang ngayon, walang latest development kung may pupondo na ba rito. Sayang eh. At ang lalim na ng hukay, yung parang pinaka-basement niya yung pagiging pundasyon. So, at napakaganda pa ng lugar. Yun nga, sana maayos na yung sigalot.
At yun nga, wala nang ano, darating sa future, mapakinabangan naman itong lugar na ito. Napaka-iconic, napakaganda. At strategic. Alam niyo naman, yung iba't ibang bansa may mga sikat na infrastructure or building. Baka ito na yun, makasama pag natuloy. So yung makasama, yun ang tungkol dito sa big hole in EDSA. Ang misteryo ng malaking butas sa EDSA dito sa bandang Ortigas. Tapat ng POEA. So makasama, kung sana po nagustuhan niyo yung ating maliit na kwento regarding sa mga ito, dinalo lang natin, nasadya natin itong kasi nga batang-bata pa ako, nagtataka na ako, bakit may malaking butas diyan? Anong ginagawa niyan, di ba? Yeah, dekada na 'yung nangyari. So mga sama, kung nagustuhan niyo po itong video na niya, ako po kayo mag-like, comment and subscribe, hit 'yung notification bell para updated po kayo pag may bagong tayong video. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa panibagong pagbibigay kaalaman lang. Pupuntahan natin mismo 'yung lugar. Maraming salamat po, keep safe, tiwala at malasakit, and see you po sa next vlog update mga kasama.